Hello everyone, Gus here, Kaylee here. Say hello everyone. Hi, hello everyone. Good afternoon. Ang content natin ngayon ay tungkol sa kung paano mag-apply dito sa New Zealand. Nag-interview ako ng dalawang tao na may magkaibang visa sa pagpasok dito sa New Zealand. And I hope sana makatulong ito. Pwede kayong mag-apply sa working holiday visa this coming November 1. Panoorin nyo ang video na to para malaman nyo kung paano. Kasi isa sa mga na-interview ko na kasama ko sa work ay nag-working holiday visa. At isi-share ko rin sa inyo kung paano nakaalis ang isang kamag-anak namin na nandyan sa Pilipinas nang wala siyang experience abroad. And disclaimer lang po, lahat ng mga sinabi nila ay disclaimer lang sa immigration kasi hindi pare-parehas ang pagproseso ng immigration dito. Ito ay base lang sa mga naging experience nila sa kanilang pagpasok dito sa New Zealand. At isi-share ko rin sa inyo kung paano nakaalis ang isang kamag-anak namin na nandyan sa Pilipinas nang wala siyang experience abroad. Ang mga accredited na agency ay matatagpuan nyo dyan sa description kung gusto nyo mag-apply. Disclaimer lang sa immigration kasi hindi pare-parehas ang pagproseso ng immigration dito. Ito ay base lang sa mga naging experience nila sa kanilang pagpasok dito sa New Zealand. Isishare ko ngayon ang naging experience ng isang kamag-anak namin na wala naman siyang experience abroad for 3 years. So yung iba nangangailangan ng experience abroad 3 years. Basta't ang importante, meron kayong company na pinapasukan na binabayaran ang SSS, PhilHealth at saka ang Pag-ibig ninyo na sa loob ng 3 taon na diretso may record sa company. At least high school graduate, yun lang wala na. At saka yung experience talaga sa trabaho na kailangan. Hindi ko naman masasabi na, oh, pasok kayo sa immigration kasi ang agency ang magde-decide kung pasok kayo o hindi. Tapos ang immigration din ang magde-decide kung bibigyan kayo ng visa or not. Kaya pray-pray lang po kayo. Pag nag-apply, talagang kanya naman ang nag-apply. Swerte yan lang din, di ba? So yun na nga, yung naging experience niya, andito na siya ngayon, lumipad siya papuntang New Zealand noong 17, at hindi ko alam kung kailan yung nakarating siya, 19 or 18, basta ganun, sa Auckland siya na base. Turin nyo lang to hanggang natapos para makakuha kayo ng hint para makapag-apply kayo, lalo na ngayong parating ang November 1 sa mga gustong mag-apply dyan, sa mga gustong mag-apply bilang working holiday visa. At yearly naman na nagbabago yung ng immigration. Kaya hindi ko na mai-share sa inyo kung paano nakaalis yung asawa ko or kung ano mga ginamit niya. Pero ang alam ko lang ngayon, yung pinsan nila na nakaalis, walang placement fee. Ang binayaran lang niya ay yung medical niya, yung medical at saka yung trade test, yung mga pamasahe, ganyan. Pero wala siyang placement fee. Ilalagay ko sa description box ang agency na pinag-alisan niya. At saka sa interview, sa interview ko sa mga kasama ko sa work, malalaman niyo rin habang pinapanood niyo to hanggang matapos kung anong agency ang
nagpaalis sa kanila at saka kung anong ginawa nila during that process sa pag-a-apply nila at saka yung agency na napag-alisan ng asawa ko, agency na napag-alisan ng kamag-anak nila, saka agency ng kaibigan na napag-alisan nila, which is accredited nga ng POEA. Sigurado yun at safe. Mag-inquire lang kayo doon. Sila ang magsasabi kung qualified kayo o hindi. Tapos, pag qualified kayo, hihingin nila yung mga papel ninyo and then pababalikin kayo kung kailan ang trade test at saka yung interview. Basta may pasan nyo yung interview. At least, high school graduate ang pagkakaalam ko. And then, sila na mag-aasikaso ng mga papel nyo sa immigration. Yun lang. Alam na. Huwag ka tatumbling, ha? Kultuhan lang tayo. Okay. Hello, guys. I have my friend here with me. Kawod ko rin. Can you please share us your experience sa pagpunta mo dito, boy? Diba? Ang experience pagpunta dito, mahirap. Hindi ko alam kung paano pupunta dito. Yun ang unang experience. Pero, nag-try ako na mag-apply online ng work pero wala naman tatanggap sa akin kasi hindi naman ako qualified, hindi naman ako skills. So, may isang agency na galing dito na qualified daw ako mag-aral. So ngayon, sabi sa akin ng agency na yun, hindi ko lang babanggitin kasi na pwede mo rin naman banggitin, Bol, kasi ano, malay mo, doon sila mag-apply para kung gusto nila nung makapag-apply kung paano ka napunta dito, doon sa agency na yun, di ba? Sige. Wait, yun nga, nag-apply ako ng work sa Green Store. Wala na! Oh, okay. Yun doon. Eh, lay mo doon, para magamitin. Sige, yeah, okay lang yan, sige. Nag-apply ako sa Green Store ng work, sabi ni ng empleyado doon, hindi daw ako qualified kasi wala naman, hindi naman ako skills. So ngayon, sinabihan ako, qualified ako mag-aral. So yun nga, inayos nila yung pag-aaral ko, sila nag-ayos ng visa ko, nagbayad lang ako sa kanila, pati accommodation ko, school ko, sila nag-ayos lahat. Yun nga lang, gastos. Mga magkano bang nagastos mo, boy? Sa school lang at saka lahat papunta dito, hindi pa yung hiningihan pa kasi ako ng show money. So nagastos ko nasa hindi yung mga 600 to 500, parang ganun, hindi lang baba ng 500 di ko na, parang ganun, hindi ko na maalala kasi matagal na. So yun, sila nagayos, may nagsundo na sa akin, tapos nag-umpisa ng school, pagkatapos kong mag-school, ang school na rin nag-ayos ng, naghanap ng trabaho ko. Nung naghanap, hanap sila ng trabaho, tapos inayos naman din ng agency, yung working visa ko. Ah. Ayun. So, ano pang gusto nyo malaman? Anong agency ba yun? Agency noon, Greenstone, dito nakabase sa Wellington ata. Wellington? Oo. Pero, lagi silang may hiring, farm, school, gano'n. Tapos, marami silang hiring doon. Kaya lang, kinukuha lang mga skills workers. No. Karamihan naman sa mga agents sa atin, mga skilled workers din ang kinukuha nila, diba? Ano naman, pag-student ngayon, pero pag may kakilala naman siguro dito, halimbawa ako, kukunin ko yung anak ko, na student ko, at least may accommodation na kaagad. Diba? Hindi na masyadong malakas sigurong gagastos eh. Yan lang po mga guys. Maraming salamat, Bien, sa pag-share ng experience sa amin. Thank you. At least may mapupulot silang idea kung gusto nilang mag-student dito. Thank you, Bien. Thank you, Tay. Bye! Hello, boy! Hi guys, nandito tayo ngayon, interviewin ko si Joseph Malian. Isa, namagumula.
Okay lang nakatalikod. Ano question, Sir? First question po. Ano ang gamit mong visa na papunta sa New Zealand? Kilala ko muna sa inyo si Joseph Malyari. Ay, Sir. Sir, dumi-dumi ng... Ayan mo yan. May question. Angin mo lang muna ito. May question ako sa iyo, Sir. Ano ang gamit mong visa pupunta dito sa New Zealand? So, ang gamit mong visa pupunta sa New Zealand ay... Dupo ko muna! Pag-lock kayo! Kumaya ka na! Dupo muna! Kumaya ka na sa wakas! Puro tao! Kumaya ka na! Kumaya ka na mag-lock! Na-interview na nga po! Ang sino na! Ano? Diretso lang ito, Te? Diretso lang. Ay, edit mo na lang mag-edit. Okay, Seth. Let's start all over again. Okay. Okay. Ano ang take gamit mong visa papunta sa New Zealand? Oh, holiday working visa. So, explain ko na lang kung ano yung holiday working visa. Mm-hmm. So, ang holiday working visa ay ginaganap, ay nag-o-open lang yan sa Pilipinas once a year. So, kailang ang holiday working visa kasi kailangan lang nila ay 100 slot. So, like 100 katao sa buong Pilipinas yon. Dati nag-open lang siya na tuwing February every year. Check. Pero ngayon, open siya ngayon sa November 1. November 1. Yeah, tapos na pala yung October 1. So. Anong mga naging proseso ng boy? Process? Di apply lang sa internet. So kung gusto nyong mag-apply, punta kayo sa bfsglobal.com. V as in F S Global. Doon yung makikita yung visa na holiday working visa papuntang New Zealand. So ang process kasi kailangan ng mabilis na internet kasi talagang pabilisan yon. And hindi ako mismo yung nag-apply ng visa ko kasi mabagal yung internet doon sa amin. Kaya yung kuya ko na nasa New Zealand na, yun yung nag-apply sa akin. Ako lang yung nag-provide ng mga information. Okay. So, ano ang mga requirements na pinasa mo? Ang naaalala kong requirements, kailangan ng 4 years college graduate. Tapos IELTS if kung wala kang IELTS, kuha ka sa school nyo ng certificate na nagsasabi doon na ang medium of teaching nila is English maliban sa Filipino subject. Tapos kailangan mo ng at least 4,200 worth of New Zealand dollar sa bangko mo. So, kailangan mo kahit bank certificate lang ang ipasa. Yun kasi yung ginawa ko. Mm-hmm. Siyempre, birth certificate, passport. Kailangan pa pala ng kapag nakakuha ka ng slot, kailangan pa pala ng chest x-ray sa St. Luke's or anumang hospital na accredited sa New Zealand. 3,000 kaya nung chest x-ray. So, magkano lahat-lahat ang nagastos mo, boy, sa pag-apply mo? In total, hindi ko na matandaan. Kasi ang pinakamahal doon is yung plane ticket. One way na plane ticket. Around $1,000. Tsaka kailangan mo din ng insurance bago ka pumasok sa New Zealand. Kailangan pa ng insurance.
So yung 4,000 plus na kailangan sa bangko mo, yun yung show money? Para ano lang, katunayan, katibayan lang na kaya mo kastusan mo sa rin. Yeah, at least. Bago ka makakita ng trabaho. Yan po. Mm. Basta 4,200 noon, pero di ko lang alam ngayon kung tumaas na o hindi pa. Pagdating mo dito, boy, madali ka lang makahanap ng trabaho. Madaming work dito. Kung masipag ka lang magtrabaho at saka ay magtrabaho. Kung masipag ka lang maghanap ng trabaho, madami kang makikita. Kung mapili ka tsaka tamad, wala kang makikita. Correct. Okay, boy, wala na akong ganong question, yung lang. Maraming salamat. Thank you very much. So, ayan na nga guys. I hope nakatulong ang video na to sa mga gustong mag-apply. And, mind you, disclaimer lang to, no, na ang mga sinabi namin o yung mga tips na naibibigay namin ay mga naging personal nilang karanasan. Hindi namin hawak ang immigration o ang mga agency kung qualified kayo or hindi o kung mabibigyan kayo. Sila makakapagsabi nun. Magandang araw. Mabuhay tayong lahat.